COMELEC muling nagpaalala naman sa mga kandidato hinggil sa pagbabaklas ng kanilang mga campaign material. Immigration officer na umaresto sa Chinese national na nagsaboy ng taho sa isang pulis, inakusahan ng abduction. LTFRB hinihikayat na ipatupad na ang 20% discount para sa mga estudyante. Caloocan City Peso handa pong lumagda sa isang memorandum of agreement para sa pangmatagalang ugnayan ng DZXL Radyo Trabaho at kanilang ahensya. Kami po ay patuloy na magiging partner ng DZXL sa pagpo-provide ng information on employment. At sa ating balitang world, 80 bilanggo naman nakatakas sa gitna naman ng protest sa Haiti. Sa balitang sports, Warriors wagi kontra Utah Jazz. At sa balitang showbiz, Casey Tandingan, pinasok na rin ang vlogging world. Weather update. Rmn News Nationwide. Magkasama, Rajuman Jenny, hanging amihan pa rin ang umiiral sa halos buong bansa. Rajuman Jane, kaugnay nito, makararanas ng maulap na kalangitan at mahinang pag-ulan ng Bicol Region, Eastern Visayas, Cagayan Valley, Isabela, Aurora at Quezon. Habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, nakaranas po ng pulupulong mahinang pag-ulan ng bunsod na rin ng Northeast Monsoon. Alauna hanggang alas 2 kaninang hapon ang makaranas po ng mahina hanggang sa katamtamang lakas ng ulan ng ilang bahagi ng Kamaynilaan. Ang haring araw ay lulubog mamayang alas 6 ng gabi. At sisikat naman bukas alas 6:21 ng umaga. Posibleng tumagal hanggang sa susunod na buwan ang measles outbreak. Ito po ang sinabi ng Department of Health kasunod ng patuloy na pagdami ng kaso ng tigdas sa bansa. Ayon kay Health Undersecretary Eric Domingo, hindi pa may dedeklarang under control ang measles outbreak sa ngayon. Pero target anya ng DOH na mabakunahan ang lahat ng batang hindi pa nabibigyan ng measles vaccine at iba pang bakuna para sa Beke at Rubella o German measles para hindi na lumala pa ang sitwasyon. Pero sabi naman ni Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases President Dr. Mario Panaligan, maaari pang tumagal ang outbreak hanggang sa buwan ng Hunyo. Paliwanag ni Panaligan, habang tumataas ang temperatura ay mas nadaragdagan din ang kaso ng tigdas. Karaniwan na aniyang lumulobo ang bilang ng mga nagkakatigdas tuwing tag-init dahil mas maraming tao ang nasa labas kung saan dikit-dikit o magkakasama ang mga ito. Kaya mas mabilis ang transmission ng virus. Flash Report. Rmn News Nationwide. And kay Rajuman Joyce Adra. Rajuman Joyce. Samantala, balikan natin ang balita niyan. Pinagtibay naman sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukalang batas na layong palawigin pa ang basic immunization program ng bansa. Sa House Bill number 1968, inamyendahan ito ang Republic Act 10152 o yung Mandatory Infants and Children Immunization Act of 2011. Sa ilalim ng panukala, palalawigin pa ang listahan ng sakit na masasakop naman ng National Immunization Program. Isasama na sa listahan ng mga bakuna para sa rotavirus, Japanese encephalitis, pneumococcal conjugate at ang human papilloma virus. Pwede rin maisama ang iba pang bakuna kung kakailanganin o kinakailangan at kung irekomenda ng Department of Health. Ang pagkapatibay sa panukala ay sa harap na rin ang pagdideklara ng measles outbreak sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, gayon din sa Western at Eastern Visayas. Sinimulan na ng binuong task force ng DOH Calabar Zone ang kanilang mass immunization activity sa rehiyon. Katuwang ang lokal na pamahalaan, una pong tinarget ng DOH ang mga fast food chains sa Binyan, Laguna, kung saan sila nagsagawa ng libreng pagbabakuna sa mga bata. Bukod sa bakuna laban sa tigdas, nagbigay na rin sila ng mga oral polio vaccine at vitamin A. Sa datos ng DOH, mula Enero 1 hanggang February 9, 2019, sumampa na sa 1,086 ang kaso ng tigdas sa Calabar Zone kung saan 25 na ang nasawi. Sa nasabing bilang, pinakamaraming kaso ng tigdas ay naitala sa Rizal, 465. Sunod ang Laguna, 167. Batangas, 142. Cavite, 126. At 72 sa probinsya ng Quezon. Mga rehiyon naman na tinamaan ng measles outbreak, hindi dapat ideklara bilang state of calamity. Kasama mo sa balita, Rajuman Grace Mariano.
Iginiit ni Senator Richard Gordon na hindi pa dapat ideklara ang state of calamity sa mga rehiyon na may measles outbreak. Sa kanyang pagharap sa NDRRMC Response Cluster Meeting bilang chairman ng Philippine Red Cross, ay ikinatwiran ni Gordon na manageable o kaya pang gawa ng paraan ang pagkalat ng tigdas. Paliwanag ni Gordon, hindi pa maituturing na pandemic o epidemic ang mabilis na paghawa ng tigdas sa mga bata kung saan nasa 70 na ang nasasawi. Nangangamba din si Gordon na samantalahin ang ilang kandidat sa nalalapit na halalan ang calamity funds kapag ura-uradang isinailalim sa state of calamity ang mga lugar kung saan marami na ang dinadapuan ng tigdas. Ayon sa Department of Health, bukod sa Metro Manila, ay kumalat na rin ang tigdas sa Luzon at ilang parte ng Visayas. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Grace Mariano, Tataka, RMN. Sa Cebu, bilang na mga nasawi dahil sa tigdas, umakyat na sa 3. Kasama natin sa balita mula RMN Cebu, Radyoman Ken Galinea. Umabot na sa 3 ang namatay ng dahil sa measles o tigdas sa buong Central Visayas Region. Ang pinakahuling na itala ng Department of Health 7 ay ang isang 2 taong gulang na bata mula sa bayan ang pinamungahan, habang ang 2 mga bata na namatay din sa tigdas ay mula sa San Francisco, Camotes Island at sa Moalboal. Samantala, simula sa Enero hanggang Pebrero 12 ngayong taon, umabot na sa 169 ang mga kaso ng tigdas na naitala sa buong Region 7. Mas mataas ito ng 1,436% sa naitala lang 11 kaso ng tigdas noong 2018. Nangunguna ang lalawigan ng Cebu sa may pinakamataas na kaso ng measles sa 4 na lalawigan sa Central Visayas Region. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radyoman Ken Galanea, Tatak, RMN. Otomatiko namang magiging batas ang rice tariffication bill kapag nabigo si Pangulo Rodrigo Duterte na mapirmahan ito hanggang sa Biyernes, February 15. Nakatakda na kasing mag-lapse into law sa Biyernes ang naturang panukala, maliban na lang kung i-veto ito ng Pangulo. Sa ilalim ng panukala, paggagaanin ang mga polisiya sa rice importation. Aalisin na ang quantitative restriction sa pag-aangkat ng bigas kapag naipasa ang panukalang batas. Kailangan naman ng mga private importer na kumuha ng phytosanitary permit mula naman sa Bureau of Land Industry at magbayad ng 35% tariff para sa mga shipment ng bigas mula naman sa Southeast Asian countries. Naratipikahan sa Senado ang panukala noong pang Nobyembre 2018. May permiso na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang negosasyon sa pagitan ng Pilipinas at isang pribadong Israeli company para puyan pondohan ang irrigation project ng gobyerno. Ito ang sinabi ni Agriculture Secretary Manny Piñol, kasunod na rin ang pakikipagpulong ni Pangulong Duterte kay Israel Ambassador Rafael Harpaz. Ayon kay Piñol, nagkakahalaga ng 44 billion pesos ang naturang proyekto na inaasahan pong makapagbibigay ng irrigasyon sa higit 500,000 na ektaryang lupa at inaasang makapagpapataas ng produksyon ng hanggang 2.6 milyong tonelada ng bigas. Sa ilalim din ng naturang law na inaasang magkakaroon ng mga bagong teknolohiya para sa ikauunlad ng agricultural sector. Philippine rice industry stakeholders humirit kay Pangulong Rodrigo Duterte na i-veto ang rice tariffication bill. Kasama mo sa balita, Radyoman Mike Goyagoy. Humihirit ang Philippine rice industry stakeholders kay Pangulong Rodrigo Duterte na ibasura o i-veto ang rice tariffication bill. Automatic na kasi magiging ganap na batas ang rice tariffication bill. Sandaling hindi pa rin ito mapirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte pagsapit ng February 15. Ina-question ng grupo mga produksyon na naturang panukalang batas na sa tingin nila ay pampatay sa industriya ng palay sa bansa. Tutol din ng grupo na alisin sa NFA ang mandato nito na makapagbenta ng murang pagkaing butil sa publiko. Nababahala rin ng mga mag-usaka na walang makuhang suporta mula sa gobyerno, matapos alisin ang palay pricing support at ang farm level program sa ilalim ng bill na maaari namang samantalahin ng mga private traders. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman, Mike Luyago, Tatak, RMN. Sa Region 11, dagdag na supply ng NFA rice dumating na. Kasama natin sa balita mula RMN Davao, Radyoman Renz Barbarona.
Dumating na noong agaw ng Martes sa Santa Ana Wharf dito sa Davao City ang dalawang vessels na nilagyan ng NFA ng mga sako ng mga bigas galing sa Vietnam. Sa panayam ng DXDC Rmn Davao kin NFA 11 Assistant Regional Director Elaine Respecha. Sa ngayon may 150,000 bags na ina-unload ngayon at may naka-anchor din sa nasabing wharf na 250,000 bags. Dagdag ni Respecha, dito kukuha ng supply ng NFA ang General Santa City at ipamamahagi din ito sa Mati, Davao, Comval, Digos, Tagum at iba pang lugar. Kaugnay nito, siniguro naman na may sapat na supply ng bigas ngayon, lalo na na may dumating rin na supply sa commercial rice noong buwan ng Enero nitong taon. Napagalamang aabot pa hanggang second quarter ngayong taon ang NFA rice na dumating dito sa Davao City. Kasama mo sa DXDC Davao, Rajuman Renz, Barbarona, Tatak, RMN! Abangan sa aming pagbabalik, COMELEC muling nagpaalala sa mga kandidato kaugnay po sa pagbabaklas ng kanilang mga campaign material. Isa pang dapat abangan, LTFRB hinikayat na ipatupad na ang 20% discount para sa mga estudyante. Magbabalik ang Rmn News Nationwide. Dito mo malalaman ang mga kaganapan sa buong bansa. Rajaman, come in. Rmn News Nationwide. Luzon, Visayas, Mindanao. Napapakinggan sa buong bansa ang ang pagsasanib puwersa ng mga radyoman ng RMN sa buong bansa. Unang-una mong narinig yan. Kahit saan. Radyoman, live ba dito? Nandoon si Radyoman. Wala pang ibang reporter dito. Dito marayo na ding lugar pero... Ano kaya nagaganap ang pamamalaman? RMN News Nationwide. Naririnig tuwing alas 7 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 5:30 ng hapon, Lunes hanggang Sabado. Tatak! RMN. RMN News Nationwide. Mga kasama, kumpiyansa po ang Department of Finance na tataas ang ranking ng Pilipinas sa Index of Economic Freedom sa 2020. Ngayong taon ay nasa ika-70 pwesto ang Pilipinas mula sa 186 na mga bansa sa buong mundo pagdating po sa usaping pang-ekonomiya. Ayon sa DOF, inaasahan nilang tataas ang ranking ng Pilipinas sa susunod na taon na sa tulong na rin ng mga reforma na ipatutupad ng pamahalaan. Kabilang ho rito ang paglagda sa Personal Property Security Act at Rice Tariffication Bill. Malaking tulong din umano ang full implementation ng TradeNet.ph na layong buwagin ang sistema ng red tape sa pagproseso ng mga trade-related documents sa pagitan ng 76 na trade regulatory agencies sa bansa. Muling nagpaalala ang Commission on Elections o COMELEC sa mga kumakandidato sa national opposition na mag-double time sa pagbabaklas ng kanilang mga illegal campaign poster at tarpaulin. Kabilang dito ang mga campaign materials na nakapaskil sa mga hindi designated common poster area at may maling sukat. Ayon kay COMELEC spokesman James Jimenez, may hanggang Biyernes na lang ang mga kandidato para alisin ang mga ito. Kung hindi susunod, mag-iikot na anya ang kanilang team para kunan ang litrato at idokumento ang mga ito at gagawing batayan ng COMELEC para kasuhan ng isang kandidato ng paglabag sa Omnibus Election Code. Sisiguraduhin naman ng COMELEC na dadaan sa tamang proseso ang mga reklamong matatanggap nila laban sa mga kandidato. Bukod dyan, Rajuman dyan, ay nagpaalala na rin ng COMELEC kaugnay sa posibleng overvoting o yun pong sobrang bilang ng ibinotong kandidato sa isang partikular na elective post. Halimbawa, ayon kay COMELEC spokesman James Jimenez, hindi mabibilang ang buong boto ng isang botante sa senatorial position kung 13 pangalan ng kandidato ang nilagyan ng shade sa halipon ng 12 lang. Aniya, walang paraan ng mga voting counting machine na malaman kung sino ang pang-13. Gayunman, itiniyak po ng opisyal na mabibilang pa rin ang ibang boto sa ibang posisyon basta tama ang bilang nito. Nabatid na 12 senador lang ang maaaring iboto sa eleksyon, isang party list group at tigi-isang gobernador, vice-gobernador, alkalde at vice-alkalde habang iba-iba rin po ang bilang para sa mga provincial board members at city o municipal council members. Man, ang mga election hotspot maaring mabawasan o tumaas ayon sa PNP. Kasama mo sa balita, Rajuman Rea Mamogay.
Habang papalapit ang midterm election sa Mayo 13, inaasahan ng Philippine National Police na magbabago pa ang bilang ng mga election hotspots sa bansa. Ayon kay PNP spokesperson, Police Senior Superintendent Bernard Banak, inaasahan nilang hindi na madadagdagan pa ang election hotspot o mas maiging mabawasan pa ito. Inaasahan natin na huwag nang tumaas pa or in fact mas gusto natin na mabawasan ito. Ito ay depende sa magiging developments sa mga paparating na linggo at buwan bago ang eleksyon. Subalit, may posibilidad din na ito'y tumaas. Kung talagang pababayaan natin na hindi tayo magkaisa at kanya-kanya na lang tayo, hayaan natin magkagulo ang eleksyon. Kahapon nga ay inihayag ni PNP Chief Police Director General Oscar Obayao din na mayroong 701 na election hotspot para sa midterm election. Pero ang bilang na ito ay nakakategorize sa election areas of concern na umaabot sa 223, election areas of immediate concern na umaabot sa 382, at election areas of great concern na umaabot sa 94, habang dalawang lugar ay nasa formal control. Umaapil na naman si Banak sa publiko na makipagsilungan sa mga otoridad para matiyak na hindi magiging magulo ang gabanating midterm election sa Mayo. Kasama mo sa DZXL Manila, Rajuman, Rayna Mogay, Napakarimin. Mga local candidates, malaya para pong maglagay ng mga malalaking tarpaulina. Kasama natin sa balita, Rajuman, Joyce Adra. Hindi pa sakop na paghigpit ng COMELEC sa pangangampanya ang mga lokal na kandidato. Ayon sa COMELEC, ito ay dahil sa March 29 pa ang simula ng campaign period para sa local candidates. Kung ganito malaya pang maglagay ng malalaking tarpaulin sa mga lokal na kandidato. Samantala, tiniyak ni COMELEC spokesman James Jimenez na babantayan pa rin nila ang mga posts sa social media ng mga kandidato. Ayon kay Jimenez, saklaw pa rin kasi ng mga umiiral na batas ang social media sa ilalim ng definisyon ng mass media, kaya maaari pa rin silipin ng COMELEC ang mga politikong gagamit ng social media sa kanilang pangangampanya. Kasama mo sa DZXL Manila, Rajuman Joyce Coglantas Adra, Tatak RMN. Sa Davao, COMELEC Region 11, handa na sa Oplan Baklas. Kasama mo sa balita, Rajuman Renz Barbarona ng RMN Davao. Handa na ang Commission on Elections o COMELEC 11 para sa gagawing Oplan Baklas ngayong araw ng Biyernes, Pebrero 15, 2019. Sa panayam ng DXDC RMN Davao kay Attorney Krisna Samantha Caballero, spokesperson sa COMELEC 11, sinabi nito na pangungunahan ng Oplan Baklas ng mga election officers kasama ang Department of Public Works and Highways o DPWH 11 at kapulisan sa pagtanggal sa mga campaign posters o tarpaulins na hindi tumupad sa guidelines, lalong-lalo na sa pagsisimula ng campaign period. Dagdag sa opisyal na sa Oplan Baklas, bibigyan pa nila ng notice ang kandidato sa pagtanggal sa campaign materials na hindi nailagay sa tamang campaign area. Pero kung hindi ito matanggal pagkatapos ng 3 araw, dito na nila ito tatanggalin at haharap sa parusa kaugnay sa paglabag sa Fair Election Act na ipinapatupad ng COMELEC. Kasama mo sa DXDC Davao, Rajuman Renz Barbarona, Tatak RMN. Sa iba pang balita mga kasama, inakusahan ngayon ng abduction ng kampo ng Chinese National na nanaboy ng taho sa isang pulisang immigration personnel dahil sa muli illegal at sapilitang pag-aresto sa kanya kahapon. Ayon sa abogado nito na si Attorney Sandra Respal, hindi dumaan sa tamang proseso ang pag-imbita ng immigration personnel kay Jiali Zhang, na batid na katatapos lang nilang magpiansa ng arestuhin ang tauhan ng BI si Zhang para sa preliminary investigation sa kaso niyang nakaschedule ngayong araw. Tumanggi pa ang kampo ng Chinese National pero hiningi ng BI agent ang passport at visa nito. Mariin namang pinabulaanan ni BI spokesperson Dana Sandoval ang akusasyon ni Respal at iginiit na sinusunod lang nila ang valid mission order hinggil sa deportation case ni Zhang. Isinagawa rin anya ng mga immigration personnel ang pag-aresto kay Zhang as peacefully at as possible. Una na pong idineklara ang undesirable alien sa Pilipinas si Zhang at maaari siyang maipa-deport at ma-blacklist kapag naibaba na ng BI ang resolusyon sa kaso nito. Umapila si Kabayan Partylist Representative Ron Zalo ng LTFRB na ipatupad ang 20% discount sa pamasahe ng mga mag-aaral. Kiit ni Zalo, hindi na kailangan panghintayin ng LTFRB ang implementing rules and regulations o IRR ng Student Fair Discount Act dahil
reiteration lamang naman ng kung anong nakasaad sa LTFRB Memorandum Circular 2017-24 ang nasabing discount provision. Meron din naman anyang 70 araw ang iba't ibang implementing agencies para matiyak ang implementasyon ng iba't ibang provision ng batas na sakto sa pagbubukas ng pasukan sa Hunyo. Sa ilalim naman ng panukalang batas, mabibigyan ng 20% discount sa pamasahe ang mga estudyante sa iba't ibang uri ng transportation by land at maging sa mga barko, eroplano at tren. Pagtatatag ng fuel reserve o pinamamadali na ng isang mambabatas. Kasama natin sa balita, Rajuman Conde Batak. Minawagan si Juan Pacman Portillo sa Representative Michael Romero na aprobahan ng House Resolution number 1936 o ang pagtatatag ng fuel reserve sa bansa. Ang apela ng mambabatas ay kasunod na rin na pahayag ni Pangulong Duterte na kulang ang bansa sa fuel reserves. Naniniwala si Romero na malaki ang maitutulong ng pagkakaroon ng fuel reserve sa bansa, lalo na kapag tumataas ang presyo ng langis at mga produktong petrolyo sa world market. Bilang kongresista, ngayong bumababa ang presyo ng langis sa world market, ay mainam na simulan na ang pagtatag ng fuel reserve. Para masimulan ang fuel reserve, maaaring obligahin ng Department of Energy ang mga kumpanya ng langis na dagdagan ng 30 araw ang kanilang mandatory fuel buffer. Hiniling din ng kongresista na ilibre sa excise tax at VAT ang stocks ng fuel reserve. Kasama mo sa DZXL Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN. Bumisita muli ang Radyo Trabaho Team ng DZXL RMN Manila sa iba't ibang tanggapan ng PESO o Public Employment Services Office sa Metro Manila. Malugod naman na tinanggap ni Caloocan City PESO Manager Violeta Beng Gonzalez ang RT Team kung saan inilatag ng grupo ang mga programa sa Radyo Trabaho Block, kabilang na ito o dito yung Meet the Boss, Sentro Servisyo at Usapang Trabaho, kasama na ang pagbibigay natin ng trabaho sa segment ng Jobs Opening. Tiniyak naman ang manager na Zia Gonzalez na handa silang makipagtulungan sa DZXL sa pagbibigay ng trabaho. Bukod dito, handa rin ang Caloocan PESO na magkapag-tie up sa DZXL Radyo Trabaho sa pamamagitan ng paglagda sa isang Memorandum of Agreement para sa matatag at pangmatagalang samahan ng ating istasyon at kanilang ahensya. Ako po si Violeta Gonzalez, ang PESO Manager ng Caloocan City. Nandito po ako ngayon sa inyo para pasalamat sa patuloy na partnership ng DZXL at ng Caloocan City Government patungkol po sa pag-a-announce at pagbibigay alam tungkol sa mga trabaho na available po sa ating lungsod. Kami po ay patuloy na magiging partner ng DZXL sa pagpo-provide ng information on employment and other programs of the city that could provide employment to our constituents. Samantala, sa mga gusto pong magkaroon ng trabaho, tumutok lang sa DZXL Radyo Trabaho o magpunta sa aming impilan sa 4th floor Guadalupe Commercial Complex, Guadalupe Nuevo, Makati City. Maaari nitong isend ang copy ng inyong resume o bio data sa radyotrabaho@gmail.com at tumawag sa aming RT hotline 882-2370 o magpadala po ng mensahe sa RT text line 0967-372-9017. Sa Radyo Trabaho, trabaho lang, walang personalan. Police report. Rmn News Nationwide. Sa Cagayan de Oro, jeepney driver patay matapos barilin habang namamasada. Kasama natin sa balita mula Rmn Cagayan de Oro, Rajuman Juana Ricote. Binaril patay ng hindi makilalang suspect ang isang driver kagabi sa lungsod ng Cagayan de Oro habang namamasada. Bandang alas 8 ng gabi habang nagmamaneho ang biktima ng kanyang pampaserong jeep, nang bigla itong binaril ng hindi makilalang suspect na nakasakay sa front seat. Ang biktima ay nakilala sa pangalan na si Cynth Alan Joseph Soliado, 28 taong gulang, isang driver ng RD Gusa Liner at residente ng Puruktusi, Barangay Gusa sa lungsod ng Cagayan de Oro. Dali namang dinala ang biktima sa Northern Mindanao Medical Center, ngunit diniklara itong dead on arrival. Base sa initial na investigasyon, ang biktima ay nagtamo ng 4 na tama sa kanyang ulo. Na-recover mula sa crime scene ang isang cartridge ng caliber 45 na baril. Tinatayang nasa 32 taong gulang ang suspect na nakasuot ng kulay gray na jacket at itim na short pants. Sa ngayon, pinaghahanap pa ng otoridad ang nasabing responsable. Kasama mo sa DXCC, RMN Cagayan de Oro, Rajuman Juana Ricote, Tatak RMN. Sa General Santos, Barangay Tanod, patay matapos pagbabarilin. Kasama mo sa balita, Rose Shoko ng RMN General Santos.
Personal grudge ang tinuturong motibo ng Police Station 4 sa nangyaring pamamaril sa isang barangay Tanod na si Ramon Pulistico Brotarlo, 40 years old, residente ng Soledad State, Barangay City Heights, Jensen. Pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect ang biktima sa May Sebastian Street, Brook Paradise, Barangay City Heights, Jensen. Papunta na sana ang biktima sa barangay hall ng Barangay City Heights para mag-duty, pero pagdating sa nasabing lugar, hinarang ito ng isang lalaki na nakamotorsiklo. Sa pahayag naman ng mga saksi, nagkaroon ng sagutan sa pagitan ng suspect at ng biktima. Bigla umanong bumunot ng baril ang suspect at pinagbabaril ang biktima ng 3 beses sa kanyang ulo na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Ayon sa investigasyon ng PNP, posibleng kakilala lang ng biktima ang suspect dahil nagkausap pa ang dalawa bago nangyari ang pamamaril. Sa ngayon, nagsagawa na ng investigasyon ang PNP hinggil sa insidente. Kasama mo sa DXMD Rmn General Santos, Radyo Man Rose Tabausari Shoko, Tatak Rmn. Sa Ilocos Norte, mga universidad nagkaisa kontra child abuse. Kasama natin sa balita, Bernard Ver ng Rmn Lawag. Nagkaisa ang mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan sa Ilocos Norte upang labanan ang child abuse, lalo-lalo na sa sensitibong paksa tungkol krimen ng paggagahasa sa mga batang babae at lalaki. Isinagawa ito ng grupong Child Rights Network at ang UNICEF sa Northwestern University sa lungsod ng Lawag upang maiwasan ang katakot-takot na krimen. Dinaluan pa ito ng mga opisyal ng probinsya sa pamumuno ni Governor Amy Marcos na kapag talaga ng Pink Hotline kung saan naging tulong ng karamihan sa mga kabataan na may mga problemang pampersonal. Kasama dito ang iba pang paaralan kagaya ng Mariano Marcos State University at ang Divine Word College of Lawag. Ayon sa Convention on the Rights of the Child o CRC, lumalabas na isa sa 5 bata sa mundo ay nakakaranas ng trauma simula nang ito'y musmus pa lamang. Mabot naman ng 62 kada minuto ang nagiging biktima sa buong mundo. Sa tala naman ng Ilocos Norte Police Provincial Office ng calendar year 2018, lumalabas na mayroong 47 rape victims, 7 incest rape, 1 attempted rape, 7 acts of lasciviousness, 1 anti-voyeurism, 1 child trafficking, at 3 namang violations ng RA 7610 o child abuse. Posigido naman ang CRN na isulong sa Kamara ang pagtasang edad sa krimeng statutory rape sa bansa. Ngayong ibinaba na ang criminal responsibility mula 18 years old hanggang 12 years old. Kasama mo sa Rmn Lawag, Rajuman Bernard Ver, Tatak Rmn. Business News, Rmn News Nationwide. Para sa palitan ng piso, ang isang US dollar, 52 pesos and 19 centavos. Sa Japan yen, 0.47. UK pound, 67 pesos and 31 centavos. Sa Saudi Arabia riyal, 13 pesos and 91 centavos. Hong Kong dollar, 6.65. Sa euro naman, 59 pesos and 15 centavos. World News, Rmn News Nationwide. Nakatakas naman ang abot sa 80 preso sa isang bilangguan sa Haiti. Naganap ang pagtakas sa kasagsagan ng anti-Moise protest rally o rallies laban kay President Jovenel Moise sa harap ng isang police station. Habang abala ang mga otoridad sa pagbabantay sa sinasagwang protesta, ay sinabayan naman ito ng pagtakas ng mga preso sa bayan ng Aquin. Patuloy naman ang paghahanap ng mga pulis sa mga nakatakas na bilanggo. Balitang Sports, Rmn News Nationwide. Sa kabila ng maraming sablay na tira, bumida pa rin si Stephen Curry sa panalo ng Golden State Warriors kontra Utah Jazz, 115-108. Umiscore ng 24 points si Curry at dinagdagan pa ito ng 28 points ni Kevin Durant. Kumubra rin ng 22 points si Klay Thompson para masungkit ang ika-4 na sunod na panalo ng Warriors. Nabaliwala naman ang 25 points ni Donovan Mitchell para sa Utah Jazz. Sunod ang makakaharap ng Warriors ang Portland Trail Blazer bukas, habang dadayuhin ng Jazz ang Oklahoma City Thunder sa February 23. Balitang Showbiz, Rmn News Nationwide. Eto na nga, magiging ang soul singer na si Casey Tandingan ay pinasok na rin pala, ha, Ranjuman Jane, ang pagba-vlog. Uso. Ayan, sa kanyang video sa YouTube channel na Casey Tandingan Official, binalikan ng singer ng kanyang naging laban sa Singer 2018. Pinamagatan itong What Really Happened in China. In-upload ni Casey ang naturang video kahapon kung saan naman ibinahagi niya ang mga pinagdaanan sa naturang kompetisyon sa loob ng 4 buwan. Agad naman, pumalo sa mahigit 8,000 views ha, ang kanyang video matapos i-upload nitong nakaraang araw. Si Casey ay naglikha ng ingay sa singer noong 2018, lalo na nang makaharap ang kanyang idol na si British singer
Jesse J. Marami na ang nagva-vlog. Wow. O, na-inspire ba sila kay Alex Gonzaga? Diba? So far, yun yung ano ko eh. Pinapanood ko lagi yung kay Alex Gonzaga. Naku, baka malapit ka na rin, Rajuman G. Ay, naku, pwede. At yan po ang kabuuan ng mga balita natin ngayong hapon ng Miyerkules. Bukas po ay araw na ng mga puso. Wow. Kasama nyo sa Extra Lawak na Balita Nationwide. Ako si Rajuman Jane Martin. At Rajuman Jenny Pahilanga. Mabuhay, Pilipinas! Hatid sa inyo ng buong puwersa ng mga Rajuman. Buong bansa. RMN News Nationwide. Narito na ang isa sa mga magpapatunay ng lakas at bisa ng Sandomtas Herbal Caps.